Bakit nga ba hindi ako nakakakuha ng pixel kahit na lagi akong nagsasubmit sa taskboard dito kay Hazel? What is up guys, MT here. In this video, let me explain yung pixel distribution at mga factors kung paano ka makakuha ng pixel sa iyong taskboard. And without further ado, let me explain. Okay, so puntahan natin yung aking taskboard. Tignan natin kung may mag-a-appear ba sa aking pixel task. Okay, click ko lang to. Time orders. At today, mukhang wala tayong pixel task. Pero pwede ko pa naman gawin yan. And I just noticed, mga kaibigan, from the previous month na nagkaroon na ng konting adjustment yung coins, experience, at yung quantity ng mga tasks na i-deliver dyan. Ngayon, ano ba yung mga factors na pwedeng makatulong sa atin para makakuha tayo ng pixel task at yung pixel distribution na possible nating makuha dito sa mga pool na tinatawag? Okay, if you check my skill level, mga ibigan, ito yung current skill level ko at pwede kong madaling makita yan using pixel.tips na I'm gonna put it on the description of this video. Currently, I do have 162 skill level at hindi pa ako satisfied with that kasi ang goal natin would be 200 and plus skill level. Now, let us check naman yung tokenomics ni Pixel kasi ito yung magbibigay sa atin ng clarification kung ilan nga ba yung nakukuha natin o ilan yung nakadistribute para sa ecosystem reward na mga naglalaro ng Pixel. So, white paper na lang maibigay. This is the allocated rewards sa lahat ng factors o lahat ng mga persona na may kinalaman sa Pixel. And as you notice here, mga kaibigan, there are only 5 billion supply ng Pixel. If you check here, mga kaibigan, there is 34% na reward allocation para sa mga naglaro ng Pixel. Okay, if we go deeper dyan, gumawa ako ng flowchart dito na mas madali nating mauunawaan paano ba yung breakdown ng 34% na yan. Okay, we're gonna start here sa all pixel na mayroong 5 billion supply. Okay, you have to understand na hinati ko to na mas mauunawaan ko yung flowchart o yung algorithm nung pwede kong makuwang pixel. Okay, so hinati ko yan into two pools. Okay, yung pool ng other segment of the pool, which are the team, treasury, advisors, investor, liquidity, alpha rewards, at yung Binance launch pool. Okay, let's proceed naman doon sa ecosystem reward pool. Ngayon, sa ecosystem reward pool, mga kaibigan, every month may na-unlock na 28 million. So, yung 28 million na yan, mga kaibigan, nahahati yan on different categories at different pools. Okay? So, right now, mga kaibigan, as they explained recently, mga kaibigan, meron lamang dating dalawang pool na ginagawa ang Pixel. Okay, there is the free-to-play pool at yung pool para sa VIP at farmland owners. Kung hindi nyo alam, mga kaibigan, ang ating VIP ticket is considered as battle pass. And one of the things here, para mas makakuha ka ng Pixel task is meron kang chance, right? Ulitin ko, meron kang chance or probability na mas marami kang makuhang Pixel task because of this VIP ticket. So, pag-isipan mong mabuti at I have a video here on YouTube, still applicable pa rin yung mga nilagay kong factors doon kung bakit ka mag-a-avail o kukuha ng VIP ticket. Siyempre, malaki rin factor yung mga unang believer at naniwala sa kanila who are the farmland owners. Which is why, malaki rin yung chance na hakuha rin sila ng Pixel task. Ngayon, on the recent AMA, mga kaibigan, na-discuss ni Luke na mahahati pa yan or magkakaroon pa sila ng iba pang reward pool para doon sa mga may matataas na skill level. That is why, upon observing on the community, mga kaibigan, I noticed na nakakuha sila ng 3, 5, and 10 kapag mataas yung skill level nila on that particular delivery. Napansin ko, mga kaibigan, on the recent post na nakikita ko sa social media, no, yung mga nagpo-post with the 3, 5, and 10 na nakakuha ng Jumbi Barahead ay may mataas na slugger skills. Yung iba naman, pag nakakuha sila ng mataas na reward like 10 sa mining, is mataas yung mining nila dahil ito yung ginagrind nilang skills kasi mas profitable din to in terms of coins. Ngayon, if you go back here, mga kaibigan, no, nabanggit din sa AMA na magkaroon pa ng another set pa ng pool on the next coming weeks. Which are, nilist doon ko yung mga factors o yung mga binanggit ni Luke na meron din, no, sa white paper matagal na. Ngayon, ano ba yung mga other reward pool para sa mga Pixel players? So, isa sa mga consideration na sinasabi ni Luke are yung may high reputations, yung nakaka-complete ng quest,
yung mga pet owners, yung mga sumasari ng guild, at yung mga players na gumagamit ng pixel token. So itong mga reward pool na ito, mga kaibigan, ang tawag po dito is yung earning mechanics mismo ng pixel. Ngayon, ano ba yung iba pang factors ng earning mechanics? Kasi merong apat na sector yan. Okay, may apat na parts na i-consider natin para sa earning mechanics. Number one, yung task board task nga. Ito yung earning mechanics na inu-consider ng Pixel, yung may mga matataas na reputation, mataas na skill, yung may mga VIP, farmland owners, at yung mga nakakompete ng quest. Number two, yung reward dashboards. Yung best example na ito, mga kaibigan, would be the P2A last time. Pinakita nila dito yung example ng reward pool dun sa mga top 7,000 players na makakapasok sa leaderboard nung nakaraang P2A. At yung mga players na abot at least 3,000 points. So merong separate reward para sa kanila for doing such task. Okay? So ngayon, ano yung susunod, yung pangatlo? Farm taxes. No, on the current status ngayon ng Pixel My Beacon, only 1% lang ang nakakuha ng mga farmland owners doon sa mga nagtatilim doon sa kanilang farmlands. But soon, as per that white paper at announcement nila sa AMA, mga bigan, magkakaroon na ng kakayahan or option ang mga farmland owners na i-adjust ang tax sa mga farmlands na nagtatilim sa nila. Which is interconnect doon sa pang-apat, which is the guild membership. Ngayon pa yung nakakapag-generate ng funds or nakakuha ng ROI yung mga farmland owners o yung mga guild. Nakakuha sila ngayon ng funds doon sa mga bumibili ng shards sa nila. So you have to understand, mga kaibigan, na kapag bumili ka ng shards, is this is one of their way para mabalik yung ROI na ginastos nila. Going back, mga kaibigan, dito sa ecosystem reward, mga kaibigan, this 28 million per month ay nabibreakdown into different reward pool. So you have to consider, mga kaibigan, na itong mga factors na to ay hindi talaga totally 100% efficient. Bakit? Dahil ito yung isa at pinakamalaking kinakalaban until now ng Pixel, yung tinatawag nilang bad actors. Ano tong mga to? One of the factors here is yung mga bot at nagke-exploit sa game. They get reward from the players na gumagawa ng certain activity at active players. Ngayon, kung titignan niyo mabuti, mga kaibigan, itong earning mechanics na to would mean a lot para magkang-interest yung mga users. And itong mga users na to is could be the active players at bots, which give them an advantage para mabawasan yung pixel na pwede mong makuha per day. Kaya ginagawa ng pixel, they put a lot of gameplay. At yung nakukuha natin na pixel dito, mga kaibigan, will go back, no? Some of the part here na nakukuha nila will go back to the community treasury and will go back again doon sa ecosystem reward. Para mas maunawaan nyo to, merong explanation si Luke around 8 minutes doon sa recent AMA nila at you can check it na sinabi niya. At kung tingin nyo may kulang na banggit doon, pwede nyo i-comment sa baba. Ngayon, mga kaibigan, ito na ba yung dapat nating tandaan para makakuha tayo ng pixel task? Okay? So, ito lang yung clear explanation ko sa inyo nung flowchart. Ayan. Kung paano tayo nakakuha ng pixel task. Ngayon, nakakuha pa ang ibang references, mga kaibigan, na pwede natin i-consider kung bakit nga ba hindi tayo nakakuha ng pixel task at ano yung possible na pwede natin gawin. Now, isa sa mga nakakuha reference dito would be yung post ni Lou, no, dito sa Twitter. Nakakatawang isipin na ang ganda ng analysis nila dito in terms of connection ng pixel at ng coin. I agree with what he's saying sa part na to na each task burns an item and generates pixel or coin. If more people do tasks, item supply is reduced and coin is generated. This is what you call the coinflation. So, ang ibig niyang sabihin nito, mga kaibigan, no, kapag ang mga tao is maraming gumagawa ng task at maraming tao ang nagbibigay ng supply, no, doon sa marketplace at sa task board, mas dumadami ngayon yung coins, which takes effects, no, doon sa pagbaba ng pixel. No, sabi niya dito, if pixel gets low, it has the opposite effect. People don't spam the task board anymore because the reward aren't worth it, which is tama nga naman. Kasi kung magpapasa ka doon ng task pero ang baba makukuha mo reward, hindi mo nga naman gagawin. So isang factor nga dito na binanggit niya sa trend is yung ban wave na nangyari, which is sobrang nagandang ginawa ni Luke dito. Yun nga lang nagkaroon ng konting problema, most especially yung mga players na naglalaro lang kasi nadamay sila sa ban wave. In connection sa sinabi ko kanina, malaking factor dito ang kinalaman ng mga bots.
Kasi instead na napupunta sa atin yung pixel reward na nakadistribute sa reward pool natin, is napupunta dun sa mga bot. Dapat yung manawaan dito, yung ginawa dito nila Tony Block, at ang ganda ng explanation nila dito dun sa Pixel Chapter 2 Ultimate Guide nila na article na inumpost nila dito. Sabi nila sa post sa Bro o mga ibigan, unlike coin, there is a maximum amount of pixel that is distributed every day. So very tight nila dito at very strict sila dito ang pixel sa pag-distribute ng pixel token. That is why mga kaibigan, yung mga gumagawa na nag-exploit ng game yan, yung gumagamit ng mga bug abuse, malaking factor yan para hindi kayo makakuha ng pixel task. No? Makikita at makikita nila yan sa kanilang system at backend nila para hindi ka mabigyan ng pixel task. Ngayon, kung gusto mong ipagpatuloy yung ginagawa mo, you take risk. So ngayon mga kaibigan, ano ngayon dito yung target earnings ng pixel para sa mga naglalaro? Ayan, okay. Ano ba yung target earnings nila dito? So hahatiin natin yung target earnings based on the white paper sa apat na persona. Okay? The free-to-play players, the VIPs, the landowners, at yung pixel ambassador. Right now, I don't have definite information kung ano ba ang nakukuha ng pixel ambassadors. But one thing for sure, sila yung mga key opinion leaders na talagang pinag-aralan nilang mabuti yung sasabihin nila at expert sila pagdating dito sa pixels. So, on the other side, for marketing purposes. Ngayon, magpo-focus tayo sa tatlong persona, the free-to-play, the VIPs, and landowners. Ano ba yung reward incentives na makukuha nila at chances na makakuha sila ng pixel task? Para sa mga free-to-play, makakuha sila ng pixel task for doing the task board and also dun sa reward dashboard. Halimbawa, for a certain period of time, ginawa ng pixel for 1 week, they're gonna give 10 pixels sa top 1,000 players na makakolekta ng ganito karaming numbers ng supply na i-deliver kay Hazel. So, something like that. Sa mga VIPs naman, ito yung binabigay ko sa inyo kanina, na aside from the task board, they get also extra task para makakuha ng pixel task. And also, the landowners, mga kaibigan, they also get the extra pixel task. But one of the things na meron pa sila nakukuha would be the task board task for different tiers na mangyari on chapter 2. Ano tong mga to, mga kaibigan? Right now, there are limited information about the tier 3 and tier 4. But I believe, no, yung mga task na makakuha lang sa mga pagsali ng guild is makakuha lang sa mga guild farmlands ng mga guilds. So make sure na dapat alam mo yung sasalian mong guild kasi malaking factor pag-agap na lang farmlands is dun mo lang makakuha yung resources na yon. To sum it up mga kaibigan, no, kailangan mong pataasin yung mga sinabi ko kanina na pinakita ko dito. Ayan. Ito na yung dapat mong paghandaan ngayon kung gusto mong makakuha ng maraming pixel task. Ngayon, kung ang routine mo lang ay pagpaparami ng coins at hindi ka gumagawa ng quest, hindi ka nagsasubmit ng task board, it is your choice. Pero ako, kung ako yung maglalaro, gagawin ko lahat yan para mas malaki yung chance ko mabahagian ng pixel task sa task board. And that's it. I hope na-explain ko sa inyo ng maayos yung pixel distribution at factors para makakuha tayo ng pixel sa pixel task board. Kung tingin nyo may nakalimutan nung banggating na factors dito, eh pwede nyong i-comment sa baba. Well, yun lang mga kaibigan. If you find this helpful, please like, comment, and share, and subscribe. And let's play, earn, and enjoy playing Pixels. This is Master Komonte. See you on the next video. Peace!